Guys, para sa mga ka-rides natin, nakukuha ng student permit. Guide lang ha, para sa mga ka-rides natin. Sa pagkuha ng student permit, ano yung mga qualifications, requirements, paano yung process at magkano yung gagastusin ninyo. So yung mga zero idea talaga para magkaroon kayo ng idea. Okay? Unang-una, punta tayo sa qualification. Dapat 16 years old and above ka na. Dapat ay marunong kang magbasa o magsulat ng English o Tagalog. Ayan, dapat din ay nakapasa ka sa theoretical driving course o meron kang theoretical driving course galing sa LTO accredited na driving school. Ayan, yung mga qualifications. So, dapat din syempre physically and mentally fit ka. Ayan, kung meron ka niyan, pasok ka dyan, okay, ito naman yung mga requirements. Ayan, yun din madali. Kailangan mo ng TDC certificate, gaya ng sinabi ko kanina sa qualifications. At least PSA certificate, medical, ayan, at least isang ID. So, ayan yung mga requirements sa pagkuha naman. Ayan. So, yung medical dapat sa mga driving sa mga medical clinic na accredited ni LPO. Okay? So, kapag kumpleto ka na dyan, narito naman yung mga process. Ipunin mo lahat ng mga requirements mo, magpunta ka sa LTO. Okay? So, mag-fill up ka doon ng application for driver's license. Okay? Pag okay na, pa, may mga LTO na kailangan ng queue number, meron din yung papapuntahin ka kaagad sa evaluator, meron din yung kailangan ng portal o online appointment. So, depende na lang sa LTO sa area ninyo. Kapag okay na, ayan, submit mo sa evaluator, check nila yung mga papers mo, requirements mo. Kapag kompleto naman, ayan, papupuntahin ka na sa biometric. Ayan, so pipicturan ka, biometric sign ka, ayan, bubayad ka sa after nyan, magbabayad ka sa cashier. Ayan, take note, kailangan talaga yung in appearance ka pag pumunta ng LTO, hindi pwedeng palakad, walang online, okay? So, online appointment ang meron, pero online na process, wala po. Ayan, kapag nakapagbayad ka na, antayin mo na lang releasing na. Okay, so more or less, gagastos ka sa process na to sa pagkuha ng student permit. Sa LTO, 250 yung student permit. Sa medical, gagastos ka ng 500. Tapos sa TDC, theoretical driving course, 1,000. So, kahit na anong code dyan, kasi student permit pa naman to. Wala pang code na napag-uusapan dito, pero 1,000 yan. Mayroon mas mura, may 800, 500, depende sa driving school. Yan yung gagastusin mo. Meron din libre na TDC, yun maganda. Pumunta ka sa website ng LTO, nagpo-post sila dun ng schedule ng libre na TDC. So, ayan, yung step by step at magkano ang gagastusin. So, ang kagandahan kapag may student permit ka, requirements kasi yan sa pagkuha ng driver's license. Hindi ka makakuha ng driver's license kung wala student permit. Hindi porket sinasabing student permit para sa mga bata lang o estudyante lang, hindi po. Kahit na may edad ka na, kahit senior ka na, kailangan mo na student permit, basta kukuha ka na driver's license. Requirements yan, number one na requirements. Okay? So, after 1 month, meron ka ng student permit, pwede ka nang magpa-lisensya. Okay? Yun yung ano nun. Valid ang student permit sa 12 months. So, ayun. Kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan, mag-comment down below, sasagutin natin. Sharing is caring!